Maraming nagtatanong, bakit napakarami ng baril ni Senator Idol Romin Padilla? Panorin nga natin anong meron dito. Nakakaingit naman na mayroong mga bagong laruan. Ang tawag naman dyan, mga laruan na pwedeng ipag-isali sa mga marksmanship activities. Ito yun. Panorin nga natin ano yung kanyang mga gamit. Nasa labas, no? Sa labas ng bahay man yan to, sa tindahan. Okay, so ang nakikita ko dyan, mga gun case. If I am not mistaken, those are Pelican gun case. Para pagdala mo, kung malaglag yung gun case, hindi masira yung baril. May tinatawag kasi ng hard case, mayroong soft case. So, ito hard case. Ayun, mahaba. So, replay yun, mahaba eh. Si Jo. Siya ang may-ari nitong gun store sa BGC. Uy, sana all. Mayroong naka-frame na ano, bad boy po. Customize, ha? Senator Robin Hood Padilla Edition. Personalize, ha? Pero bago yan, ito muna. Pwede dyan. Yan. Personalize na baril, ha? Ang mga maperang mga tao gumagawa ng frame na baril ay yung collector item, collector's item. Yung bagay ng mga luma, mga World War 1, World War 2 na weapons, i-restore nila yon, then i-pa-frame sa kanya. Ay maganda yun, ha? Parang may gold ang gold-plated na baril. Parang sa Saudi Arabia o kaya sa UAE, kung nakikita yan, ha, sa Emirates. Opo, bubuksan na natin. Eh, sarap magkape dito, ha. Dapat may indoor firing range yan. Mas matindi po sa ginto ang laman nito. Hindi ako nagtatago ng ginto. Nagtatago ako ng baril. Ito po ang mga baril ko. Ikaw pa nga, sa mga mahilig sa baril, nangungulikta sila ng mga baril. Minsan, hindi naman sa latang panahon na pinuputok lahat yon. Kapag mahilig ka talaga sa baril, bibili ka, tapos itago mo lang. Kung ikaw ay may license to own and possess firearms. So, may iba't ibang type ng license na pwedeng ibigay sa'yo. Type, may type 3, type 5, gano'n, no? At doon naman nakasaad anong number of weapons ang pwede mong bilhin. Yan, mag-apply ka ng license to own and possess firearms. And yung lahat ng bibili mo na baril naman ay mayroong registration yan. So, iba na naman na card yun. Firearms registration. Yan. So, yung sinasabi ni Senator Robin, hindi siya nagtatago ng gold, kundi baril sa kanya. Dahil yun ang kahiligan niya. Ang mga girls, karamihan, mga misses, ang sa kanila ay alahas o mga bags, no? Collection ng bags. Ang sa lalaki, baril. Yan. So, yan ang sinasabi niya. Familiar yung gun case, oh. Pag ganyan ang gun case, that must be a ZZ pistol. Charan! Unboxing yun, oh. Okay.
ito never been fired yung mga weapons na ito. Puro brand new. Lahat po. So another weapon na naman. CJ Shadow 2. Ano pa isa? Yung blue? Okay. Ano isa? Bren? Oh, may Evo 3. I understand si Seti Robin mayroong Evo 3. Ginagamit niya minsan nung nagpa-practice siya. Nung pandemic, nagpa-practice siya. Isa-isahin natin. So may optics. Nanalo na to. Marami-rami yung firearms yun ah. Minsan, mapagbiro ito si Senator Robin. Sabi niya, ito yung asawa ko, ito ang girlfriend ko, yung mga baril niya. Referring to his collection of weapons. Yan. At I understand, itong Shadow 2. Itong video na to ay kinuha sa gun store na. Hindi ito sa bahay niya. Alam mo yung kapag kukuha tayo ng baril, if marami tayong kinukuha. For example, yung collector ka ng baril, may required sa iyo, may bolt dapat sa bahay mo bago ka bibigyan ng type of LTOF na 'yon. Pupunta ang pulis sa bahay mo at inspekin nila, meron ka bang bolt? May capability ka ba na i-store 'yan sa isang safe na lagayan? So 'yan yung requirement 'yon. So kung tipong ganito na maraming baril na bibilihin, of course, kailangan may bolt, no? At kakatokin ka ng pulis niyan, ha? Kasi kung hindi mo i-renew, pupuntahan niya yung address na nilagay mo. Ilalagay requirement 'yon. Saan ang address mo? Verifiable na address na kung saan doon mo ilagay yung bolt. Yan. So 'yon yung para sa mga nag-a-apply ng baril. At itong video na to, nakita ko maraming nagbabatikos. Bakit daw marami siyang baril? Eh, dati siyang na-convict in the 1990s. Tanda natin na na-convict si Senator Robin dahil sa possession of illegal firearms. At in fact, nakulong siya. And nagkaroon siya ng provisional pardon, I think, panahon ni Fidel Ramos at nung panahon ni PRRD noon ay talagang absolute na siya. Napatawad na siya sa kaniyang nagawa na kasalanan noon. Maliban yan doon sa kaniyang pagkakulong ng mahabang panahon na kung saan ay natuto siya sa maraming aral sa buhay habang nasa piitan. At dito sa nangyari na to, of course, nakita ng ibang tao, nag-comment sila kasi bakit daw maraming baril as a senator, hindi dapat niya ipapakita ang kanyang mga baril. Yun yung argument ng mga nagbatikos sa kanya. At may nakita akong isang nagpaliwanag dito. Of course, this is interpretation of the law, no? Yung whether pwede ba siya as a dating na-convict, ay pwede ba siyang magmayari ng baril? Depende sa mga lawyers ang mag-discuss niyan. Pero ang sa akin lamang, ang nag-grant naman siya ng kaniyang license, then he can always buy. No? Kung hindi naman siguro i-grant ang kaniyang license kung walang legal opinion ang PNP dito. Ito, mayroong nagpaliwanag. So dating PNP general dito sa balita ni Ed Lingaw tungkol sa parehas pa rin na issue tungkol sa kanyang maraming baril na ipinakita niya sa kanyang FB Live. Tingnan natin, baka may matutunan din tayo dito, makakuha tayo ng idea lalo na sa kagaya ko na mahilig bumili ng baril na
sa akin, kagaya in my case, ginagamit ko sa aking training. Kapag may mga competition, ay aking ginagamit kung ano yung gusto ko na kategory na salihan. For example, kung ako ay mag-production category, gagamitin ko yung CJ, ganon. So kung gusto kong mag HPR o high-powered rifle, ay gagamitin ko yung aking mataas na kalibre ng barrel. Okay? So ito yun. Sir, good to see you again. Long time no see. Yes. Ang tagal. 2008 tayo last nagkita. Sir, huwag mo palala. Yung edad natin lumalabas. Sir, teka. Yung ano, can we have the lowdown first? Ano ba yung patakal? You were one of the people who put together itong naging RA-10591, itong firearms control. I was vice chairman of the technical working group which drafted the National Firearms Control Program in 2007 to 2008. So this ended up to be the basis for RA-10591. Mm-hmm. So I was chairman of the secretariat and most of the terms and kami yung gumawa niyan. So medyo may authority tayo dyan sa Good to know, sir. Anyway, sir, let's start off with a big picture level muna. As a general rule, and I say this as a general rule, ano lamang ang pwedeng kalibre at klaseng barrel ang pwedeng pagmamayari ng civilian? Okay, let's take it this way. For plain civilians, ang start ng is from 9mm to 7.62, pero ang 7.62, 5.56, and other high caliber above 9mm is supposed to be for sportsmen, members of the practical shooting community, hunters, and those authorized agencies. So, and of course, bawal yung full automatic. Oh, yun. So, these are class A light weapons up to, classified hanggang submachine guns, pero these are not supposed to be automatic. Single shot. Lang. Beach loading. Oh. Mm-hmm. Ano yung full automatic ni single? Yun ang yung single lang, yung hindi complicated ano, love life. Ang plain civilians would have the option na pag may gusto lang parang high powered, they can buy a shotgun. Yan. Mm-hmm. Motorized sila dyan. Mm-hmm. Sir, para malinaw, sir, sa civilian, hindi pwedeng full auto. Ibig sabihin, hindi pwedeng parang machine gun. Hindi pwede. Mm-hmm. Definitely. Okay. Yan na dyan sa batasyon. Marami nagtatanong dyan sa bakit pagbabawal sa civilian ang full auto? Samantalang kung gigrahin tayo, may mga dayuhan na lumusob sa atin, kailangan natin full auto. Tapos ngayon, ang palisensya ay semi-auto lang. Okay, so may mga debate na ganun, no? Sinasabi ko lang yung himutok ng iba sa mga kaibigan natin sa civilian community ng mga shooters din. Bakit daw ipinagbabawal ang full auto? In times of invasion and we are being called upon by our president to defend our country, gamitin mo yung lahat ng baril na nasa bahay mo. Parang ganun, di ba? So, kung semi-auto lang, medyo logika. Pero ako, honestly, kahit pwede akong bumili ng full auto na baril, ako hindi ako ng full auto. Gusto ko semi-auto and aim shots. Parati aim shots. Kahit na suppression fire, kailangan na aim shot ako kasi ayaw kong magsayang-sayang ng bala. Ang biro-biro pa namin sa military, pag full auto, nervyoso. Yan. Well, sa regulations and ng guidelines ng firearms Sir, and explosives office. Sir, sisingit ako ng tanong. Paano mo yung sinasabi ni Senator Padilla na siya ay reservist captain ng Philippine Army? So pwede siyang magmay-ari nitong high-powered firearm na to? Well, that changes the ball game because being a reservist, he can be called to active duty anytime. Once there is an emergency or an invasion or any calamity that will come about, siguro yon. When he is in uniform, he can use yung firearms na may full auto. And ako, I can't imagine bakit kailangan pa niyang merong flash suppressor. Alam ba yung suppressor? Silencer yon. Ginagamit lang yun sa special operations namin sa police at saka sa military. Sir? Pero siguro as a hobby, pwede. Opo. Pero for use in sa GB.
Ang dinidiscuss ni General Maligalig dito ay yung sound suppressor, ang tunay na pangalan nun, o yung silencer. Sound suppressor, hindi flash suppressor. Whether authorized ang isang civilian na magkaroon ng sound suppressor, dahil normally ito ay ginagamit lamang ng nasa security forces o yung sundalo, police. Pero hindi klaro sa sagot niya kung pwede ba talaga or hindi, o pwede ba sa mga hobbyists lang. So hindi klaro yun. And I think this should be explained by an expert in law, no? Yung bihasa sa batas, so provision sa batas, dahil yung I think ano niya, Republic Act 105-191, yung yung batas na yon, firearms law. Yon ang provisions na yon ay intindihin. Minsan kasi hindi naman naka-detail yung ibang mga explanation doon sa batas. Minsan may tinatawag na IRR diyan eh. Paano siya i-operationalize yung batas? Iba convention, bawal yun eh. Sir, isunod ko na tong tanong na to. Kasi syempre, yung kanyang parang pagbalandra nung kanyang mga barela, no, Facebook live pa ito. Syempre, yung ilan po sinasabi in bad taste ito. Paano po ba ang rule kapag nagmamay-ari ka ng barel at isa kang senador, isa kang civilian, pwede ho ba talaga na ipakita mo yung iyong koleksyon, i-FB live mo online? Paano po ba? Educate nyo well, kami dyan. Strictly speaking, having been granted the Category 5 license, supposed to be, ang rule dyan is naka-display siya sa isang secured na display cabinet or secured na room. And hindi, habang ginagawa namin yung draft and yung batas, eh, it is unimaginable na this can happen, that you can display it in public na ganun. Most especially that it a good senator was the one who did that. Mm-hmm. Sir, balikan ko lang yung binanggit nyo kanina. Civilian na reservist sa armed forces, eh, pwede siya magmay-ari ng high-powered 5.56, full auto. Pero ang qualifier ata ninyo kanina, if I got you right, pwede lang niyang gawin ito pag siya on duty or in full uniform, not as a civilian, in other words. Yes, yes. Kasi ang full automatic is for combat use eh. You cannot, we have sportsmen who use 7.62 for shooting sports. Yung either hunting or may sports tayo sa PPSA na rifle competitions. But we do. Actually, sa PPSA, hindi kami gumagamit ng 7.62. Oro 5.56 lang. Pero doon sa kagaya ng long range marksmanship, kagaya nung bukas, First Trade of Commanders Long Range Marksmanship Challenge. Ito ay karamihan dyan ng mga magsali dyan, sundalo, police. Mayroon kaming prize niyan, 100,000, mula kay JB Stark. Alam mo na isa sa category na pwede kang maglaro ng 5.56 pero hanggang 600 meters lang. So sa sinabi ni General Maligalig, sa shooting sports, pwede hanggang 7.62 ang gagamitin ng binibigyan yung isang shooter na nag-apply ng license. Not use full auto doon. So dapat, pero the full auto is... Siyempre kung mag-full auto ka sa shooting competition, hindi ka mamanalo. It's not an advantage. That is a disadvantage actually. Ako nga, pwede akong mag-full auto na barrel, hindi ako mag-pull auto, semi-auto lang. There, nabigyan siya, siguro, I believe na he can use it only when he's in uniform, yung mga full auto. And mind you, yung permit to carry is not absolute. Yes, sir. Imagine, he has more than 15 guns. Can you imagine? Ang pwede lang gumamit noon is the licensee. And the one having the name dun sa registration of firearm. So, can you imagine the good senator carrying all the 15 guns in a car? Ang sinasabi niya ni General Maligalig, kung meron kang firearm at nakapangalan sa'yo,
yung firearm na yun, may serial number, anong type ng weapon, at ikaw ay may license to own and possess firearms, at meron kang firearm registration, may pangatlo na daladala mo, yung permit to carry, no? PTC, outside of residence yan. So kung ikaw may permit to carry, hindi pwedeng ipabuhat mo yung driver mo, mahuli siya. Ganun yun. Yun yung sinasabi niya. So, I hope medyo nakakuha tayo, nakapulo tayo ng mga aral dito. Ang iba kasi subject to interpretation. Sa akin lang, makakarelate ako. Meron din akong ilan na mga baril na ginagamit ko sa shooting competition. Kaiba sa amin, nasa active service dahil pwede kaming gumamit ng high-powered firearms. At tungkol doon sa mga comments tungkol kay Senator Robin kung bakit meron siyang high-powered firearm na ipaliwanag naman sa reservist kung sila ay ma-active duty, may emergencies, ganyan, o for some reason, may training. For example, may training. Ang mga reservist kasi sa weekend may training at meron siyang ADT status. Ang tawag doon, active duty training status. Kahit walang emergency, pwede yon. At saka kung meron siya nun, for the purpose of training, then he can wear the uniform and he can bring his firearm. So, yun yung isa sa paliwanag dyan. And ang iba, medyo maraming mga technicalities subject to interpretation talaga ng batas. Ipagpaubaya na lang natin sa mga bihasa sa batas. Para sa atin na nasa serbisyo, tayo ay nasa uniform service, active duty tayo. Kapag bibili tayo ng firearm, kailangan pa rin natin na magkuha ng license to own and possess firearms. And meron din tayong kailangan na firearms registration. At kung bitbitin natin ang firearm, meron din tayong permit to carry outside of residence. So yan, matutunan natin base dito sa video na to. Sa palagay ninyo, dapat lang batikusin ba talaga dapat si Senator Robin for having many firearms? Ha? Sabi niya, yun sa kanya, ayaw niya magtago ng ginto, firearms lang sa kanya eh. Wala tayo hate comments, ano lang, constructive criticism lang. Kung talaga magbigay kayo ng mga opinion, huwag naman yung pamimimersonal. I hope nasa mabuti kayong kaligayan. Maraming salamat sa inyong suporta sa aking channel. Magandang hapon sa inyo lahat.